Hey guys, so welcome back to my channel, and as you can see from the title of this video, so ngayon i-share ko sa inyo yung hair care routine ko or kung anong ginagawa ko sa buhok ko. Ganun. By the way, say hi to my oppa. Oppa! Kasi marami nagtatanong sa akin if nagparebanda daw ba ako or kung ano daw ginagawa sa buhok ko, but daw malambot siya. So yeah, i-share ko sa inyo. Yeah, let's start. So ako, never pa akong nagpareband and wala rin akong balak. Takot ako na masira yung buhok ko, so happy na ako sa kanya. Sana all. So, i-share ko rin pala sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa hair ko. So, ako, hindi ako naliligo. Charot lang. Naliligo ako araw-araw and nag-shampoo rin ako araw-araw. Marami akong nakikita na ano, hindi sila nag-shampoo araw-araw. Ako kasi parang hindi ako sanay na hindi ako mag-shampoo. So, nag-shampoo ako araw-araw. Except na lang pag sobrang lamig. Hindi talaga ako naliligo pag sobrang lamig. Pag malamig yung panahon talaga. Half bath lang ako, so. And ang shampoo pala na ginagamit ko is yung Head and Shoulders. So, kasi sensitive din yung scalp ko. So, pagka ibang shampoo yung ginamit ko, nagkakaano ako. Dandruff. Kaya yun lang yung ginagamit ko. Or kapag di naman available, ang ginagamit ko is yung clear na shampoo. Maganda rin siya sa hair. Hindi siya nakakabalakubak. And hindi rin pala ako nagko-conditioner, guys. As in, nagka-conditioner lang ako tuwing gumagamit ako ng hairspray. Anong tawag doon? Basta yung pag in-spray mo, parang titigas yung buhok mo. Anong tawag doon? Basta yun, hindi ako gumagamit ng conditioner araw-araw. Once a year lang ako nagka-conditioner. Kasi hindi na sana yung buhok ko sa conditioner. And ayoko rin siyang sanayin sa conditioner kasi once na nasanay na yung hair mo sa conditioner and then in-stop mo, parang magiging dry siya. Kasi ganun yung nangyari sa tita ko. And also guys, iwasan nyo yung pag-blower or pag-curl, pag-straight ng hair kasi makakasira yun sa hair nyo. Ako, nagagano lang ako kapag ka sumasali ako sa mga pageant, ganon. Doon lang ako nag-aayos talaga ng buhok ko. Kasi nga, ayoko din siyang sanayan na binoblower. So, air dry lang siya lagi. Hindi ko siya pinapatuyo gamit yung blower. Ulit-ulit. Basta hindi ako nagagamit ng ganun, guys. Kasi malakas yun makasira ng hair. And sa pagsusuklay naman, guys. Ako, nanonuklay ako kapag dry na yung hair ko or tuyo na yung hair ko. Hindi ako nanonuklay kapag basa pa yung buhok ko. Kasi may nabasa ako sa internet na mas okay manuklay na dry yung buhok mo kaysa basa. Kasi pag basa yung hair mo, mas mahuna siya. Mahuna. Mas madali siyang mabali. Mas maganda kung intay niyo muna siya matuyo. Kung may time naman kayo mag-intay. Kahit hindi tuyong-tuyo, basta hindi yung basang-basa siya. And sa suklay, hindi ako gumagamit ng normal na suklay. Dati yun yung ginagamit ko. Kaya lang, ang sakit-sakit na kasi pag sinuklay sa buhok. As in,
naiirita ako ang sakit-sakit niya. Mapanakit talaga. So, ang ginagamit ko is yung hairbrush. Hairbrush na yung ginagamit ko ngayon. This one is from Wet. Kita niyo. Ta-da! Medyo pricey nga lang siya, guys. Nasa 600 or 800 to. Grabe talaga. Pwede niyo siyang mabili sa Lazada or sa SM. But, mas ma-advise ko kung bibili kayo sa Lazada kasi pala minsan. Madalas sila nagsisale doon up to 50% off. So, abangan niyo na lang yung sale nila para mas makatipid kayo. Kasi super nice talaga ng hairbrush na to, guys. As in, hindi siya mapanakit. Hindi siya katulad ng iba suklay na sobrang sakit pag sinuklay mo. Nakita ko to kay Tony Sia and Ray Hermar. So, ayun, super worth it talaga niya. And maraming klase na gantong hairbrush. So, i-check niyo sila sa Lazada. Link down below. And also, nagpakulay na ako ng hair. Dalawang beses na. Yung una is highlights lang. And yung pangalawa is yung buong hair ko na. So, ang masasabi ko lang sa inyo is kung gusto nyo magkulay ng buhok, huwag na kayong manghinayang na gumastos dun sa mga mamahalin or kilalang brands. Kasi kung gagamit kayo ng mga mumurahin, may chance na masira yung buhok nyo. So, mas okay nang gumastos kayo kaysa naman masira yung hair nyo dahil. So, ang una ko palang ginamit na pangkulay sa hair is Japan brand siya eh. Pero alam ko meron siya dito sa Pilipinas. And sobrang ganda nun. Pero yun nga lang, nasa 500 something yata siya. And yung pangalawa kong tinry na pangkulay is yung Colors. Super affordable niya. Nasa 249 lang yata siya. And hindi rin siya nakaka-dry ng hair. Super nice pa rin niya. Kaya lang hindi masyadong kita yung kulay niya pag dito. Pero pag sa araw, kitang-kita yung kulay niya. Alam niyo ba, hindi pa ako nanonoklay? Oh my gosh! And kung gusto niyong bumili ng mga treatment na pwede niyong gawin sa bahay, make sure lang na babasahin yung maigi, yung mga instructions para hindi masira yung buhok niyo. Ako, hindi ako madalas magpagupit. Mas gusto ko na mahaba yung hair ko. Pero tinitriman ko siya pag nakikita kong marami na siyang split ends para hindi na dumami lalo. So, kung may nakikita kayo na marami-rami na yung split ends nyo, gupitin nyo niya kahit mga ganun lang. Kung tatanungin nyo kung lagi ba ako nanunuklay, hindi po. Kasi, tamad ako. So, nanunuklay lang. Nanunuklay lang ako tuwing gabi. Minsan, hindi pa ako nanunuklay sa maghapon, magdamag. And yung hair ko, guys, sobrang bilis din niya mag-produce ng oil. Parang sobrang oily niya na kahit isang araw ka lang hindi naligo or pag sobrang init, talagang ang oily-oily niya. Pero nabasa ko naman sa internet, healthy daw yung ganun. Hindi ko na alam kung tunay ba. Sana tunay. And ako, actually, ang dami ko ring hair fall. Dati talaga, as in, sobrang daming nalalaga sa buhok ko. Simula nung gumamit ako ng hairbrush, and simula nung hindi ko suklayin yung buhok ko na basa, hindi na siya ganun kalala maglagas. Dati, basa ko siyang sinusuklay. So, mabilis siyang maputol and sobrang daming hair sa aking suklay talaga. So, simula na iniintay ko na talaga matuyo yung buhok ko and hindi na ako gumagamit ng suklay na normal na suklay. Kung gagamit man ako, yung malalaki yung ngipin kasi hindi siya ganun kasakit sa buhok.
So, ayun lang guys for this video. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo. Or I hope may natutunan kayo. Or I hope. Thank you so much for watching. And like, subscribe, share, and mag-comment na rin kayo ng mga gusto nyong makita sa YouTube channel na to. Bye-bye! Sayonara!